life, another video, another share, guys, another POV. So ngayon, magbibigay tayo ng point of view sa isa sa mga TikTok video ni Rachel na talaga namang gandang-ganda ako sa kanya. Oh, diba? Though, with or without makeup, ay maganda talaga siya because she was inborn with a beautiful face and a beautiful heart, a beautiful soul, and happy human being. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka, honey. So yeah, yun guys, tuloy ang bintahan ni Rachel sa pagiging TikTok affiliate niya sa mga products na I believe binibili niya. Tapos, ayun, binibinta niya, pinapakita niya kung paano na ginagamit ang product. And then, yun kasi yung ano, pwede kasi yun sa TikTok. Nabibili ka ng product na yan. And then, kung gusto mo, ay i-video mo yung sarili mo, tapos i-post mo, itag mo yung product na yan. At kung may bibili, edi sa'yo na ang commission. Ay, grabe no. Napakasipag ng person. Actually, maganda yung ganong mga paraan. Kasi alam ko naman na, ay, minsan, for sure, ay bumibili din si Rachel sa TikTok. For sure, yan, ano. And then, double purpose. Ginagamit niya. And then, at the same time, ay parang nagbibinta lang din siya sa TikTok. And advantage yun sa kanya. As I've always said, kasi marami siyang views sa TikTok eh. Maraming nanonood sa kanya. And for sure, kapag nagagandahan sa kanya yung mga viewers niya. And feeling nila maganda yung product na yun. Since, maganda sa kay Rachel dahil talagang ginagamit niya yung products, talagang makikita mo na sinusuot niya, katulad ng lipstick, o diba yung lipstick na yan ay sadyang kay ganda naman talaga, magandang dilag talaga ang person, ano. Why you so obsessed with me, boy, I wanna know. So ayun guys, hanap niyo ba ang affordable lip tint? Free shipping, click the yellow basket sa TikTok account ni Rachel at doon mo makikita at mahanap ang kanyang ganda. So guys, maganda si Rachel, mabait, responsable, mapagmahal sa kapwa, sa mga fans niya, pero sa mga bashers ay hindi yon nila nakikita or hindi nila yon pinapahalagahan kasi iba yung pakay nila kay Rachel, no? Iba yung nakikita nila kay Rachel. Puro mga negatibo. Talagang hahanap-hanap sila ng butas para kay Rachel para sirain at yes, papagsakin. In a way na baka kung sabihin nila yung mga hindi maganda ay madi-discourage yung iba and then sama-sama na sila. Ganun, mga sama-sama na mga nega, ganyan. But anyways, sadyang thank you Lord dahil sadyang malakas ang fighting spirit ni Rachel dahil kahit anong mga sira sa kanya, kahit anong pambaba sa kanya, ngayon at this point I believe na si Rachel ay ini-enjoy na lang niya yung bashers niya, kumbaga tinatawanan na lang niya yun and pinagkakakitaan na lang, sabi nga niya, diba? More bashers, more income. Kaya salamat na rin sa mga bashers kasi dagdag views, dagdag ipon. Ayun, hindi naman masyadong masama pa lang bashers. May pakinabang din naman. At least, 'di ba? At least marami ding natutulungan pala yung mga bashers. So in a way para hindi masyadong mainis ka, gawin mo silang mga positibo, inspirasyon para to do more, to do better and ipakita sa kanila though na hindi ka papatalo. Tuloy ang buhay with or without sila. Iba yung mga bashers na yan. Lalo na yung mga sa mga ex-Rachel fans dyan. Okay lang naman na maglipat idol kayo. Pero wag na kayong mag-iwan ng sama ng loob. Wala namang ginagawa si Rachel sa inyo. Diba? So guys, ito yung ipapakita ko sa inyo na video na kung saan ay gandang-ganda ako sa kanya. At feeling ko bagay na bagay sa kanya yung kulay ng lipstick. Parang talaga... Kalma! Ako lang to. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka, honey. Talagang lumalabas ang tunay na
ang ganda-ganda lang. Bagay na bagay sa kanya. Lipstick lang ang nilagay dyan, ha. Iba talaga ang gandang Simply. Simply, less is more kasi ang ganda ni Rachel. Yun lang yung makikita ko. Ang masasabi ko. Kasi, kapag kasimple kasi yung makeup niya, mas lalo mo siyang ma-appreciate kasi mas gumaganda. Iba kasi yun talaga yung dating niya. Kumbaga si Rachel talaga ay masasabi ko, full package na, di ba? Vloggerist, wow. charity vlogger, estudyante, marami siyang racket, marami siyang ginagampanan, responsabling anak, oy, mapagmahal, ayun. So, hindi na masisira siguro si Rachel kahit sino mong mga bashers dyan. Matatanggap ko lang na sasabihan si Rachel na pangit kapag yung bashers ay may ibubuga. Yung mga may ibubuga din, mga ka-level ni Pia Wurtzbach, Katrina Gray, ganun. Hindi yung ay nako basher na nga wala pang laban pagdating sa pagandahan. Kaya guys, ito pang isang video na talagang ma-appreciate mo siya kahit naka-school uniform siya. Yes, todo promote pa din ang Ferzon. Actually, marami siyang mga magagandang TikTok videos na talagang wala, simple niya, pero maganda talaga siya. Wala kang masabi sa kanya na yung tipong, yung ganda niya na izo-zoom mo. Izo-zoom in, izo-zoom out. So, ayan guys! At sa mga issues na papalitan si Rachel, actually, masters lang ang gawa-gawa niyan. Wala namang basihan niyan, wala namang sinabi si Kalinga Prab. And imposible naman yun. At kung sakali man, si Rachel ay naniniwala naman ako na kayang-kaya niyang tumayo sa sariling paa niya. Diba? Kaya niya eh. Magaling siya dyan eh. At talagang yung ugali niya, yung pagiging kwalog niya, yung pagiging masalita niya, talagang pack na pack yan sa pagiging vlogger niya, no? At saka syempre yung may baon na kapal ng mukha, good thing kasi hindi siya mahihain. At yun, isa yun sa mga talagang kailangan ng mga charity vlogger, yung tibay ng lakas ng loob, kapal mukha. Pakapala ng mukha yung na good way, ganon. Hindi naman yung pakapala ng mukha na walang hiyaan, na walang hiya ka na. Kay Rachel naman, tama lang. Balance is the key, di ba? So, ayan. kayo guys, with or without makeup, anong pipiliin nyo? Ako, kahit anong purma ni Rachel, kahit anong isuot, kahit anong makeup, mag-makeup man or hindi, kahit anong gusto niya, as long as comfortable siya, masaya siya sa ginagawa niya, it doesn't make her a less of a person, di ba? Basta siya yon, that's Rachel pa din, di ba? So, I support her kung ano mang kaya at anong hindi niya kayang gawin. And I think kaya niya lahat, di ba? Nagagawa niya ng paraan lahat, of course. Ayun. Maraming salamat sa suporta. Sa mga blue hearts dyan na talaga namang sobrang sulit nyo guys. Through thick and thin ng dalawang ito, Eruel and Rachel, ay talagang nandiyan dyan kayo. At ngayon, si kayong, tayong mga fans kasi, ay tayo yung mga inspirasyon din nila para, alam mo yun, ipagpatuloy yung mga ginagawa nila sa araw-araw. Diba? Kasi alam nila sa sarili nila, na marami silang napapasaya at napapakilig, and of course busog pati sa mga pa-feeding program nila. So maraming salamat sa blessings na we have, Rochelle, kasi talagang sa mga fans nila talagang marami tayong nakangiti masaya sa araw-araw. Thank you so much guys, bye bye.